Hello guys, good morning, good evening sa inyong lahat. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please pakipindot ang bell all para ma-notify kayo sa mga susunod kong mga upload. At sana nagustuhan nyo or magugustuhan nyo ang aking mga videos. At sana hindi kayo magsasawang sumuporta, manood sa akin. At pagpasensyahan nyo na dahil ang aking mga video, hindi kasing ganda ng videos ng mga iba dyan. Alam nyo na ang small YouTuber, kumbaga libangan ko lang dito sa malayong lugar, malayo sa pamilya. At maraming salamat talaga dahil meron pa rin nagsusuporta sa akin kahit papano. Gusto ko lang magpasalamat sa ating Pugong May Kapal dahil biniyayaan niya kami ng maraming aning palay. Walang imposible sa ating Diyos. Hindi namin akalain na ganong karami ang aming naani. Hindi sapat ang pasasalamat kay Lord. Kaya naman, sabi ko sa aking pamilya, mag-share din kaming konting blessings sa aming mga nanay. Dahil ang blessings na natatanggap natin pag ito ay ibinahagi, talagang dadami ang iyong matatanggap. Kung hindi man agad-agad darating ang araw, meron at meron. Napakasarap tumulong. Napakasarap tumulong. Lalo na't ang tinutulungan mo, yung tinatanggap niya ng lubusan, at ganun ka rin magbigay ka ng lubusan. Hindi ka naghihintay ng kapalit. Ang sarap. Kahit maliit o malaking bagay. Ako, hindi ako madamot sa totoo lang. Mabunga nga ako kung minsan, pero pagdating sa damot, kung ako ay meron, hindi ko gali yung pag ako'y nagbigay, ipinagyayabang, pinangangalandangan, hindi ko gali. Hindi kagaya yung iba, pag nagbigay, pinopost pa sa Facebook. Hindi ko na, wala akong paano sa mga nagpopost sa Facebook, kasi kanila yon. Pero hindi ko gali yung simulat sa pool. Lalo na yung mga problema. Hindi ko gali yun. Kasi ang social media hindi solusyon para ma-solbar ang problema ng pamilya. Hindi yan ang tamang paraan para ma-solbar ang problema sa social media.
Napakabait ng Diyos talaga. Pagka magdasal ka ng taimtim, kahit hindi ka nagsisimba, hindi ko dinidiscourage ang mga taong palasimba. Dahil ako ay hindi palasimba. Promise. Oo, naniniwala ako na may Diyos. Pero mas gugustuhin kong magdasal sa loob ng kwarto na tahimik. Mas gugustuhin kong magdasal na walang nakakarinig. Kaysa magdasal doon sa maingay. Dahil mas nai-concentrate ko magdasal sa tahimik na lugar. Kung ilang taon na ako hindi nagsimba, maniwala kayo sa hindi. Pero naririnig ang Diyos ang aking mga dalangin. Hindi man agad-agad, hindi man instantly, pero mostly binibigay. Kaya thank you so much, Lord, sa mga blessings na binibigay niyo sa amin. Maraming salamat. Ako'y masayang masaya at nandiyan kayo palagi. Kaya kayo na mga maraming problema na kagaya ko rin. Lahat tayo may problema. Kanya-kanya lamang ang linya. O kumbaga sa damit, kanya-kanyang kulay. Pero lahat tayo meron, may mabigat, may magaan, at may sobrang bigat. Pero huwag tayong mawalan ng pag-asa. Bagkus lumaban, kumapit. Dahil darating ang panahon, matatapos din yan. Lahat ng sugat naghihilom kahit gaano kalaki. Kahit gaano kalalim, maghihilom at maghihilom. Kaya yung mga tao dyan na medyo marangyang buhay, sana buksan ninyo ang inyong mga puso at isipan. Huwag kayong maging madamot sa kapwa. Kahit man maliit na bagay ang inyong ma-share, gawin ninyo dahil napakasarap ng buhay. Makatulong sa kapwa. Makatulong sa mga higit na nangailangan. Kaya nga sobrang inspire ako sa mga charity vlogger. Sa totoo lang. Sobra. Nakakatuwa sila, guys. Hindi nakakasawang panoorin. Dahil sobra yung pagtulong nila. Kasi ang sarap ng pakiramdam, girl. Iba. Iba yung pakiramdam mo pag nakakatulong ka. Sabi ko na nga eh, bakit hindi ako pinanganak ng mayaman? Para mas marami sana akong matulungan. Pero hindi sa lahat ng bagay, sa pera nakukuha ang tulong. Maraming klaseng pagtulong ang pwede nating ma-share sa ating kapwa. Panahon na para tayo ay magkaisa. Magmahalan, magpatawaran. Dahil napakaliit, napakaigsi ang ating buhay. Kailan mo pa mamahalin ang mga taong laylay sa kahirapan? Kailan mo pa lilingunin? Kaya nga, hindi nga ako pala simba, pero kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, magbasa kayo doon sa
chapter ni Lucas sa istorya ng buhay ni Lazaro at ng mayaman na tao. Pakibasa. Hindi ako nag-share ng mga word of God na ano sa dito sa ano, pero yun ang tumatatak, yun ang nakano sa aking isipan. At saka yung John 3:16. Napaka ano kasi yung istorya na yun. Pero marami naman kasi nagsisimba na sinasabi na magsisimba. Pero wala namang, yung iba wala nga silbi. Kaya nga, meron pang nag-post sa Facebook noon, palasimba ka naman, palaaway ka naman. Hindi ko inaano yon, hindi ko inaano yung mga tao na yon. Kasi kanila yon. Pero sana, kung ikaw pala simba, magiging isang modelo ka ng kabutihan sa kapwa. Naishare ko lang dahil gusto kong magpasalamat. Magpasalamat kay Lord sa mga biyaya na binibigay sa amin at sa ating lahat. Kaya kailangan natin magpasalamat. Umpisahan natin magpasalamat araw-araw. Walang sawang pasasalamat sa Kanya. Maraming salamat talaga. Thank you so much sa inyong lahat. Tinatanaw ko talaga yung malaking utang na loob ko sa inyo. So, walang sawang pag-support nyo sa akin. So hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Sana pagpalain tayong lahat ng pong may kapal. Thank you so much. Nag-share ako hindi sa pinagmamayabang ko, kundi ako ay nag-share dahil ako ay masaya. Thank you. I love you all.